ihahambing natin yung set of programs sa isang sentence. So, ito palagi yung sentence na pinapakita ko sa mga students ko whenever I teach computer hardware servicing because we're working on the computer maintenance. What's up mga ka-tutor? Welcome back to my channel again. It's me again. It's tutor ko. And today guys, pag-uusapan natin ay tungkol sa computer virus. Kung paano siya nakakasama sa ating mga devices at syempre sa panahon pa ngayon sa online world na tayo, yung mga pangamba na maaaring dala ng computer viruses na yan ay ating maiwasan. Okay? So yung gagawin natin is i-explain natin kung ano yung virus at anong ginagawa niya sa computer at ano ang panganib na kanyang maidadala sa atin. So, kung makita nyo sa isa ko pang vlog, so sa link na to, sa link na yan, dyan yung makikita yun sa mga Facebook guys, yung mga yung mga unauthorized tagging. Kung saan yung mga Facebook accounts nyo na nag-iisip kayo, nagtataka kayo, bakit kayo natag sa isang post na walang kwentang post. Oh, no. Tapos, yun pala, isa yung link para sa isang malware, guys. So, we will explain what computer viruses are. So, according to Google, nabilisan mo mag-type, may explain pa ako. Okay, guys. So, yun. We will explain computer virus in a plain and simple language because according to my YouTube analytics guys, no, maliban sa hindi pa lahat nanonood ay nakasubscribe, mas malaki kasi yung ano guys, yung percentage ng hindi nakasubscribe sa panonood ng mga videos natin. So guys, please subscribe na kayo habang libre pa to kasi kapag may bayad na yung subscription guys, baka hindi na tayo makasubscribe nyan. Pero anyways, salamat at natagpuan mo yung aking channel at sana naman ay may matutunan kayo sa aking mga pinagagawang mga vlogs. Okay, so balik tayo sa computer virus, guys. So, ang computer virus ay isang program. Pag sinabi nating program, it's a set of commands na ginagawa ng isang machine. Okay? So, ang computer virus is a program that harms our computer system, our devices. Oh, no. That can lead to sabihin natin mas malubhang disadvantage or malubhang hindi magandang ginagawa sa atin, especially sa privacy natin. Okay guys, so yung computer virus na yan ay ginawa ng mga hackers. So one of the primary purposes of these computer viruses are to destroy your devices and one lang pala yung sinabi ko, no? To destroy your devices. Oh no! Pero sa panahon ngayon, kung ating titignan, marahil ay mas mataas na yung percentage ng intention na pag nanakaw ng mga data mula sa atin. Oh no! So, if familiar kayo guys sa identity theft guys, yun, napakadelikado nun. Oh no! So, that is one of the problems that we are facing today in the world of technology, especially we're living now in the internet age where everything is almost accessible for the, from the internet. Okay? So, yun guys. So, yung principle ng virus na yan guys, dahil isa siyang program, isa siyang set of commands, yun ang ginagawa ng ating computer guys. So, yung computer natin kasi, sabi nila, yung computer is a dumb machine. So, bakit dumb machine ang computer? Napakatalino niyan. So, bakit siya naging dumb, guys? It's because kung ano yung mga commands na pinapagawa sa kanya, yun lang yung kanyang gagawin. Hindi siya marunong mag-isip ng kanya-kanya lang. Except for the fact that today, we already have our what we call artificial intelligence. Alright? So, balik lang muna tayo sa computer as a machine. So, yung computer, guys, sumusunod siya sa mga commands na ginagawa ng mga programmers natin kung ano ang gusto niyang gawin. So, kung familiar kayo guys sa mga programming languages like mga Java, C++, C++, C, kung ano-ano pa mga programming languages na yun guys. So, sabihin natin, yung programming languages are the means of programmers to create sets of commands para ipagawa sa computer guys. Okay?
So, dahil ang mga instructions yan, yun yung gagawin ng computer according sa gustong mangyari ng isang programmer. So, ito na yung pinaka-simple na language, guys. Okay? So, yung program na sabihin natin, original na program ng computer, say for example, is sa kanyang pag-turn on. Diba? Pag-switch on mo ng computer, hindi ibig sabihin na pag-switch on mo, automatic, lalabas na agad. Medyo may loading-loading pa siya or mga milliseconds or seconds na time na hinihintay bago ma-boot up yung system. Kasi guys, yung computer is a system. So, it's composed of several parts. I-discuss na lang natin yan sa ibang mga videos. Yung mga simple principle lang muna ngayon. So, yun guys. So, ihahambing natin yung set of programs sa isang sentence. So, ito palagi yung sentence na pinapakita ko sa mga students ko whenever I teach computer hardware servicing because we're working on the computer maintenance. Wow. Okay, so sabihin natin yung sentence ay, my mother went to market to buy fish. So, yun yung tumpak at sabihin natin ang sensible na set ng programs or instructions na dapat basahin ng ating computer system para siya ay makaboot up or para siya ay gumana or umandar. Okay. So, pag na-introduce yung virus, guys, so, ang ginagawa ng virus ay minamanipulate niya yung normal na sequence ng program sa ating devices. Oh, no! Ibig sabihin yan, iiba yung gagawin na set of commands ng ating computer. So, yun yung mangyayari dyan, guys. So, sa pagpasok ng virus, yung program na sabi na, my mother went to market to buy fish, posible maging, ano yan, mag-scramble yung letters yan. Sige nga, subukan mong scramble yung letters. Hindi nga pala letters, words. Market mother why went to buy to fish. So, if that is the set of the sentence or set of programs, hindi siya sensible. Hindi na siya maiintindihan ng ating device. So, yung mangyayari, hindi na aandar yung ating computer. Oh, diba? No. Isa yun sa mga effects na ginagawa ng virus sa devices natin. So, pangalawa is yung ating computer ay nanakawan niya ng data. Oh, no. So, kung inyong matatandaan, sa tuwing kayo nag-i-internet, Facebook, o YouTube, o anong website yung ina-access nyo dyan, nagsisend ng information yung computer mo to the internet to locate the website. To locate the webpage where your information should come from. So, yung ginagawa ng virus, guys, kasi nandun siya. So, take note, guys, ha, yung malware, virus. Virus is a type of malware. So, pag sinabi natin malware, malicious software, isa yung virus dyan. Okay, so yung gagawin niya dyan is yung data na naisi-send mo dun sa mga website na yan. Say, for example, lalagin ka ng Facebook. Alright? So, paglagin mo ng Facebook, yung iyong username at password, syempre, na-expose mo dyan sa internet. So, yung information na yan, isi-send mo. So, ginagawa ng virus is, bago siya yan ma-send, kinikopya niya muna, inaalam niya, or kinokollect niya yung data na yan. Oh, no. Tsaka yung data na yan ay isi-send niya sa hacker na gumawa sa kanya. So, yung hacker na yon may hawak na ng yung username tsaka password. So, yung personal data mo, guys, pwede nang gamitin. Oh, no. So, kung iniisip mo yung iniisip ko na principle kapag nag-mobile or online banking, marahil yun rin yung principle niyan. Yung username mo sa yung bank, yung password mo. Kaya, minsan, yung ibang mga netizens natin ay nananakawan online. Oh, no. Dahil ang kanilang personal data ay nasisave dun. Diba? Kung mag-fill up tayo ng or mag-fill out tayo ng information sa ating mga banking institution, nandun yung itong mga information, first name, birth date, etc. Kasi ginagamit yung sa verification sa bank. Okay? So yun, pangalawa yun. At pangatlo, yun, explain ko na kanina, yung username mo at password mo, example sa yung Facebook account, pwede nilang ma-hack kasi, pwede nilang gagamitin ng mga hackers doon. Tapos, change nila yung recovery email, contact information, exchange. So, yung ginagawa ng virus yun, guys. So, yun yung ang kanyang mga masasamang na idudulot sa atin. Okay? So, the term virus, kung na-observe nyo, guys, yung virus in the real world, kung ang virus ay nandyan sa labas ng isang host, hindi siya harmful, guys.
kasi hindi siya makakapag-multiply. Siyempre, virus siya, na-include doon sa command sa pag-create ng set ng program na yan, na i-replicate niya ang kanyang self, guys. So, i-copy niya ang kanyang self. So, once a virus entered the computer system, mabilis siyang dumami kasi nire-replicate niya yung kanyang sarili. Tsaka ina-attach niya sa iba't ibang mga files dyan, sa file system, o sa mga documents mo sa iyong computer. Oh, no. So, yun. Napakabilis niyang dumami, kaya tinawag na virus. Okay? So, yun yung principle ng virus, guys. So, to sum it up, yung computer virus natin ay napakadelikado kasi maaaring masisira yung device natin, manakawan tayo ng data, mahack yung account natin. So guys, be careful of the websites that you are trying to access on the internet because most likely these malware or the viruses, computer viruses that we have are just there waiting to be clicked and to be downloaded. Oh no. So guys, just one tip when you access a website for something that you want to download, make sure that on the address bar there should be this letter S right after the HTTP. So that should be HTTPS. So S signifies it is a secured website. Because if it does not a letter S there, it is an untrusted site. Okay? So that is one of the tips that I'm going to share for today about computer viruses. And guys, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe it now. It's free. It's just one click away. And also click the notification bell. So thank you very much guys for watching this video. I hope that I also have shared a piece of knowledge for you to be able to be aware of the viruses in the online world. Okay? So guys, it's Tutorco right here always saying, keep safe and have a great day.